Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence. Everybody will please rise. Being the City Vice Mayor and Presiding Officer, I hereby call this regular session to order. Will the Secretary please call the roll? The honorable members of the Sangguniang Panlungsod, Honorable Camille Angeline M. Lopez, Honorable Michael Gerard T. Murata, Honorable Joel D. Pua, Honorable Yunilo A. Katipon, Honorable Galileo P. Angeles, Honorable Oscar M. Gos II, Honorable Ralph Peter S. Umali, Honorable Jennifer Spitey Toledo, Honorable Beverly Luan Singluna, Honorable Vinice Di Manalo, Honorable Afiora Rocafort, Honorable Rio Fer Nicole H. Tronquillo, Honorable John Paulo N. Macala, Honorable Emmanuel T. Recto, and the Honorable Presiding Officer, Honorable Mark R. Spiluansing. Do we have a quorum? We have a quorum. The Chair hereby requests Honorable Junjun Gosos to deliver the invocation. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The Chair likewise requests Honorable Junjun Gosos to lead the singing of the National Anthem. Lagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang bahagi ng ating dibdib at sumabay sa pag-awit. Village, Honorable Avior Rocafort, you're recognized. Mr. Salmay, kararating ko lang. Mr. Chair, Honorable Members of this August Body, sa atin pong mga panauhin, magandang umaga po sa inyong lahat. Mr. Chair, noong ngayon pong anong budget hearing po last year, 2019, isa po sa ating napansin ay ang City Co-op Office ay hindi po natin nilagyan ng budget sa microfinance. Ang microfinance po ay ginagamit natin ng City Hall para pautangin ang mga kooperatiba sa lungsod ng Lipa na gustong dagdagan ang kanilang puhunan at mga bagong kooperatiba na naghahanap po ng kapital para po magamit nila bilang panimula sa kanilang paghahanap buhay. Sa kabila po ng lahat, Mr. Chair, base po sa record na atin pong natanggap, ang City Co-op po ay consistent sa pagdadala sa atin ng pera sapagkat maganda po ang collection nila doon sa mga kooperatibang nagkakautang sa kanila. Ang problema po natin ay wala pong pinagdadalhan yung collection natin mula sa mga pautang natin sa co-op. Ito po ay napupunta sa receivables account ng City Hall at atin pong napag-alaman na simula po noong mga nagdaang panahon hanggang sa kasalukuyan, ay meron po tayong nakatago more or less 200 million na collections dito sa mula po sa mga pautang natin na hindi po natin magamit dahil siya po ay receivables. So, Mr. Chair, ako po ay tumayo dito para mapag-aralan natin ang paggagawa ng isang trust fund under the City Co-op Office
na kung saan dito papasok ang lahat ng collection natin. But this trust fund will be like other trust fund na hindi po nila pwedeng galawin without the authority of the Sangguniang Panglungsod. Yun lang, para ho dito ang pasok, hindi masayang, magamit din natin. At ganun din, Mr. Chair, dahil ho sa kalamidad na ating tinamasa nitong nagdaang mga araw, ay pag-aralan din yung ilang kooperatiba na pwede ho nating bigyan ng moratorium sa pagbabayad dahil sila ho ay kasama sa nasalanta ng Taal. Dahil po dito, Mr. Chair, minumungkahi ko na i-refer ito sa APRO dahil makikreate po tayo ng trust fund at nang mapag-aralan din natin magkano pa ho yung collectibles ng co-op as of today at magkano yung inaasahan nating papasok na pera ngayong taong ito, Mr. Chair. Marami pong salamat. The matter brought up by Honorable Avio Rocafort is referred to Committee on Appropriation. Privilege, Honorable Junjun Gosos, you're recognized. Mr. Chair, good morning. May nakiusap lang po sa akin, Mr. Chair, kasi nag-approve po tayo noong October 14, 2019, yung Special Ordinance number 227A-2019. Nag-create po tayo ng position dito po sa City Hall. Nakikiusap lamang po sila, baka daw po pwedeng malagyan ng pondo yung pong item na administrative assistant for or bookbinder for, kung pwede po ma-prefer na lamang po sa Committee on Appropriations. The matter brought up by Honorable Junjun Gosos referred to Committee on Appropriations. Thank you, Mr. Chair. Honorable Camille Lopez, you're recognized. Good morning, Your Chair, and to the August body. So, yung privilege ko lang po, Your Chair, is regarding the extension of the processing of the mayor's permit as well as the extension din po ng processing ng tricycle franchises po. So, instead po kasi maglalapse na siya tomorrow, hopefully po ay ma-extend po siya until the 14th of February. The most memorable day ng Fev as per Konsehal Nilo Katipon. Birthday. Ha? Okay. I'm declaring a 1 minute recess. Why? Session resume. Yung isa. A tricycle. Okay, regarding po dun sa first privilege speech ni Honorable Camille Lopez for the extension of the mayor's permit, is referred to Committee on Good Government and the extension of the renewal of the tricycle franchising is referred to Committee on Public Utilities. Honorable Attorney Gali Angeles, you're recognized. Magandang umaga po sa ating mga councilors and chairman, vice mayor, as well as sa ating mga panauhin. Isa lang ho ang privilege speech ko ngayon tungkol ito sa ating napapanahong 2019 Nobel Coronavirus. So, siguro pwede ho natin matingnan na mas maigi ito kung ano ho ba yung threat na kinakaharap ng ating bansa. At sige po. Sa ngayon po, as of February 2002, 11 a.m. kahapon, meron na po mga incidents na mga namatay. Ito po ay yung isa po doon sa bago natin ay meron na po namatay dito sa outside China. Tayo po yung first na merong namatay na pasyente outside China. Pero meron din po mga tinitreat ngayon sa iba't ibang bansa, hindi lang po doon sa mga third world countries, as well as to sa mga first world countries, meron na po mga incidents na mga naapektuhan ng coronavirus. Ang late eh. Okay, para lang ho maipakita sa inyo, meron ho tayong 14,599 confirmed na affected ng coronavirus all over the world. At doon sa 14,000,
305 ho ay mga namatay na. Pero ang good news naman ho, meron din naman ho na mga 345 na nakasurvive naman at napauwi na rin yung mga infected ng coronavirus. So, sige, next. Next slide. So, yun ho sa pag-aaral nila, yung coronavirus ho, hindi naman ho ito kasintindi ng SARS. Ano? Sabi nila, yun daw, pagka kayo daw ay pwede ma-infect niyan within 6 feet. Yung sa droplets, halimbawa nag-hatching, sumama sa hangin, nabuo, bumagsak at nalanghap ninyo, within 6 feet daw po yung tinatakbo ng virus. Unlike dun sa measles, ang measles daw po, kayang tumakbo ng 100 feet. So, hindi siya ganun kabilis makuha ng tao kung nasa karamihan. Mga 6 feet lang po. So, ang sabi nila sa pag-aaral daw po, yung ito pong isang infected ng coronavirus, ang sa pag-aaral nila, ang pwede nilang niyang ma-infect immediately is from 1 to 3 persons only. Unlike na mga measles, pwedeng 20 o 50 kaagad, etong coronavirus, mga 1 to 3 persons lang ang pwede ma-infect na isang taong exposed dito or may infection. Makahawa siya. Mga 1 to 3 persons lang po yung nahahawa niya. Yan. 3%. Okay, next. So, ang sabi po nila sa atin, gayon na rin po ng issue ng national government, yun daw pong incubation period ng coronavirus bago siya mag-full blown, meron daw pong 14 days. Kaya meron tayong mga advisory from the national government na mag-take precaution tayo within 14 days. So, pag na-expose ka pala ho dyan, may 14 days para malaman kung tuloy yung virus sa iyo, no? Nag-hibernate. Next. Yun hong coronavirus ay galing sa Wuhan at ito ho, kaya daw po ang kaya daw po madaling kumalat ito. Ito po yung sentro. Ito daw ay parang melting point. Dito napupunta yung mga tao, nagmimili from different parts of China. Kaya po yung pagkalat niya, kung marami na exposed, parang ano po ito, transportation hub sa may China, nasa gitna po siya. Sa ngayon ho, yung isang napanood ko na interview, he's an expert from New York, ang sabi niya, bilib na bilib daw po siya doon sa ginagawang pag-contain ng China with respect to the coronavirus. There were reports na talagang ang Wuhan daw po ay kanilang chinyat down. They don't allow people to go out anymore. Ang ginagawa ng China government, dinadala na sila ng food. At bilib na bilib po sila kung paano, how organized and efficient yung pong ginagawang pag-address ng China dito sa ating pag-contain sa coronavirus. So, ang sabi nila, meron doon tayong 1 to 7 months bago tayo maka-develop ng vaccine. So, siguro, mag-implement na lang tayo ng ating self-protection. Kasi, they still have at least 7 months to develop a vaccine for the virus. So, pero sila po ay continuous na naghahanap na po ng remedyo rito. So, sa ngayon po, sa atin sa Pilipinas, meron po tayong one confirmed death because of coronavirus. Confirmed po yan, pinadala po yung, at meron po tayong confirmed admitted. So, dalawang tao daw po, yung dalawang confirmed na may coronavirus, yung isa admitted ngayon, yung isa naman po namatay na. Meron din po tayo sa Central Luzon na 10, may NCR, Labingsiyam, at yung iba naman po ay na-discharge na. Meron po tayong 10 na na-discharge. At sa Central Visayas, Eastern Mindanao, sa Davao. So may kalat na rin po doon sa Pilipinas. Ano, ang concern lang natin is, ayun nga po, meron na pong isang namatay because of that. And one is a confirmed death. Ano, at saka isang admitted. So malalaman natin ngayon kung paano i-address at i-manage ng Pilipinas yung mga confirmed cases of coronavirus. So, meron lang pong mga
ano sila, mga reminders, yun po, pagka meron nakarating sa atin na kung saan i-refer yung mga infected or suspected infection ng coronavirus, meron tayong San Lazaro Hospital at saka yung ating Research Institute for Tropical Medicine. Ito lang po yung dalawang ospital na sila po eksperto when it comes to infectious disease. Ito hong RIFT, ay ito po yung Research Institute for Tropical Medicine. Ito po ay nandito sa may Alabang, sa may Asian Hospital, malapit. At yung San Lazaro naman ho, ay dito po ito sa Manila. So ito po yung mga dalawang eksperto, at ito po yung mga ospital na merong kagamitan para mag-treat ng mga ganitong merong infected ng coronavirus. Next. So, just an update, meron pong pinalabas ang ating gobyerno na binaban po yung entry ng mga turista. Pero yung mga Pilipino naman po pwede. Pero if the tourist came from a direct flight from China, so meron po tayong temporary ban ng mga pag-entry dito sa Pilipinas. At kung kaya naman po ay galing sa ibang bansa, pagdating nyo po dito, kayo po i-quarantine for 14 days. Doon naman sa mga estudyante, pag kayo daw po ay na-quarantine for 14 days, kayo naman po exempted doon sa class nyo. You're not considered absent. Yan lang po. Maraming salamat po and sana po ay nakatulong itong ating reminders when it comes to the coronavirus dito sa Pilipinas. Salamat po. Maraming salamat po, Honorable Attorney Gali Angeles. Honorable Nilo Katipon, you're recognized. Doc, magandang umaga ho. Yung saan galing sa pagkain ng coronavirus, yung kinakain nila sa, nakita ko sa YouTube yung mga paniki, mga daga, yung kinakain ng mga tao sa Chinese, sa China. So, wala ho tayong information about doon sa mga pagkain. Ayon dun sa mga ano, sa mga reports saka dun sa mga ano nila sa WHO. Galing ho ito dun sa isang market na may mga yung mga exotic foods. Ang sabi nila, mayroong isang animal doon na parang yung feces, yung dumi yung pupo ng isang hayop, yun daw po ay para nakain. Tapos yun nag-create ng virus at para may virus yung hayop na yon. So, doon nagsimula po yung coronavirus na yan. Oo. So, dapat to sa city government, sa pamamagitan ng Committee on Health, magkaroon din ng mga awareness program din tayo. Dahil marami rin naman ditong, katulad yung dito, telecommunity, nagagawa ng ating mga cell site, yung nagagawa sa akin cell site, mga Chinese yun eh. Ay, ang problema, yung mga Chinese, hindi ko makausap, hindi ko makaintindihan. Meron ako din isang nakakausap, matino naman kausap. Ay di, dapat ang mag-equal din ang city government ng Lipa. Tama ho yung privilege presidential gali na sa impormasyon, dapat ho ma-disseminate natin din ho itong mga impormasyon ito. Especially sa YouTube, para ho ma-aware ho ang mga Lipeño. Dahil katatapos lang ho ng trahedya ng vulkan, so ito na naman ho yung bagong trahedya na talagang kailangan natin ho talaga rin idasal. Salamat to, Atty. Gali. Baka, Kosyel Nilo, ito kaya ay po pwede magkaroon tayo at ismala yung drive para magkaroon ng mga face mask so i-subsidize ng government kasi ito po meron yung... Meron ho namang binili ho ang city government na galing hong Calamity Fund, edi mag-coordinate talaga ho siguro si Ma'am Camille kay at Dr. Lohot, marami tayo yung N95 mask. Na face mask. Apa, nga. Meron ho tayo marami yung kaya. Okay po, wala na po, privilege. Sanitizer. No? Honorable Spy Toledo, you recognize? Good morning po, Mr. Chair, and to the August body at sa atin pong mga bisita po dito sa session hall.
Ang isa ko lamang, ang privilege speech ko po ay patungkol naman po sa paggamit po ng PWD ID at senior citizen po. Dahil nung Friday po, hindi ko na po babanggitin kung ano pong establishment ito. Umorder yung may PWD card sa isa pong establishment para po malahat na po ng checking, kaya po hindi ko napapangalanan. Bumili po ng product sa isang establishment, yun pong may PWD card. And then, napasarap ng pagkain nung product pong yun. Kaya bumili po ulit. Yun pong same person na yun. Tapos, ipinresent po niya ulit yung kanyang PWD card. Pero ang sabi po ng establishment, ay one time lang po pwedeng gamitin yung kanyang PWD card as a discount. So, papaano po ba ang regulation natin pagdating po sa mga senior and PWD na ito po yung national law na meron po tayong 20% discount sa lahat po ng medicine, food, or kahit ano pong gusto po nilang bilhin. Pero bakit po dito, sa isa pong establishment na ito, ay one time lamang ang paggamit nito at yun daw po ay regulation and rules ng kanilang kumpanya para po sa ganito pong pribilehiyo ng atin pong senior and PWD. So yun lamang po, Mr. Chair. Gusto ko lamang pong maipa-refer ito sa tama pong komitiba dahil para ho sa akin ay hindi naman po yata tama yung ganito pong rules and regulation ng isang establishmento or kahit anong establishmento na bibigyan ho natin ng limit yung paggamit po ng kanilang senior at saka PWD card. Okay po, Honorable Appear ako for you recognize. Mr. Chair, the reason why I ask for me to be recognized is because last year, meron po tayong privilege speech regarding similarly situated privilege speech with Consejala Spy. And ang atin pong privilege speech naman ay paano ang procedure kapag halimbawa, kasi ang atin pong senior and PWD ay minsan hindi lang isa. Minsan po ay dalawa, tatlo, apat na kumakain sa isang establishment. Ang ating tanong dito, paano nila kinakalculate yung discount na nakukuha ng PWD na hindi lang isa na kumakain sa establishment? Kasi ang sinasabi po ng batas, ang discount shall only be availed by the PWD or the senior. So they will divide the total amount to the number of person na kumain at sa kanila makukuha yung discount. Ang atin pong tinanong dito sa privilege speech is that tama po ba yung kwenta nila doon sa number ng tao na kumain na may na holder ng PWD at senior. Ito po, Mr. Chair, ay nai-refer nyo sa Committee on Social Services. Siguro ho, para hindi na magdalawa ang referral ninyo, pwede na ho natin itong pag-isahin. So pwede po kaming, kung ito ho ay ano, pwede kami mag-usap ni Consejala Spy para isang hearing po ito at masabi na rin niya kung anong kumpanya yung kanyang tinutukoy para ho maimbitahan din natin, Mr. Chair. Kasi meron din ho akong isang pahiring. Hindi ko alam kung ngayon nakaschedule linggong ito, pinaimbitahan ko ang DTI dahil sila po ang regulatory body ng mga establishments, lalo na po dito sa implementation ng PWD and senior, lalo na doon sa Consumers Welfare Act, sila po ang main agency na in charge dito. So, yun naman pong aking hearing ngayon ay puro ospital regarding the privilege speech of Consejal Gali Angeles. Pero itatouch na din namin doon yung PWD dahil may isang PWD na bumili sa butika nila, hindi nila inisyuhan ng discount dahil ang sinabi ng ospital, ito daw po ay kasama na sa bill.
ng pasyente pag nag-check out sa ospital. So, siguro ho ay isahan ng hearing yung privilege speech din ni Consejala Spy. Okay po. So pwede po ninyong i-joint committee ng Social Services and ng PWD para si Consejala Spy ay maka-attend din ng hearing ko at ito po ay joint hearing na. Okay po. So yung pong privilege speech ni Honorable Spy Toledo is already referred in a Committee on Social Services. And we also be referred to committee na PWD and Senior Citizen. Maraming salamat po, Mr. Chair. And isa pa po, Mr. Chair, nung isang araw po ay merong natumbang poste. No? Hindi ko po alam kung sino po may-ari ng poste na pinagsasabitan po ng iba't ibang wires, telecom, kung sino ba may-ari? Batelec ba may-ari nun? Batelec yata ang may-ari ng posteng kahoy pa. Ano, so natumba po ito, maybe because hindi na maganda yung foundation or maybe because mahuna na yung mismong kahoy na poste. So tingin ko po, Mr. Chair, kailangan din po siguro nating i-call yung attention ng Batelec kung ano po yung magandang gawin sa mga poste po nila na kahoy. Para din yung ibang mga poste na kagaya po ng na-privilege ni Consel Mikey dati, na nandun na po sa extension ng road, no? Na napalagay po doon, baka time na po na meron po tayong joint effort na magawa ng Batelec and ng LGU para po ma-supportahan po natin yung pong foundation ng mga poste at wala na pong maabala kasi pwede pong maka-aksidente din nga po, Mr. Chair. Okay po, Honorable Joel po, you recognize Spaghetti Wise. Kasama na lang. Mr. Chair, in addition po dun sa privilege speech ni Consejala Spy Toledo, yan po yung matagal na natin naging usapin dito sa lungsod ng Lipa kung saan ho ang mga poste po na kahoy ang dinadahilan po ng ating Batelec. Kaya daw hindi po matanggal ay may nakakabit daw po na telecom company na mga linya na kung saan hindi daw po sila authorized magtanggal po noong mga linyang yon. Kaya ito naman ho nangyayari diyan, yung mga telecom companies po natin pag nagpuputol po ng linya ng kuryente, ng telepono nila, pinababayaan na lamang po nila yung mga linya na naandoon kung saan yung mga nakalagay po doon ay mga dead wires na hindi na ginagamit. Kaya ho sana ito po ay kumbaga concern na ng contractor na inupahan po ng telecom companies. Kaya po dito ho, very liable po ang mga telecom companies kumbaga kung saan tinatawag na nga din po natin dito sa atin na black spaghetti kung saan na mga nakarolyo po doon sa ibabaw ng poste na pag natanggal yung pagkakatali ay lumalaylay na lang basta. Kagaya ngayon sinasabi ni Consejala Spy na may natumba ng aho doon sa may malatapat ho halos ng ating output presinto ng pulis. Natumba yung poste. Kaya ho, lubhang napaka-delikado ho para po sa ating mga motorista o sa ating mga kababayan na naglalakad na maaaring mabagsakan ng poste. Sige naman po, Mr. Chair. Okay po. Maraming salamat po, Honorable Joel Pua. Honorable Attorney Gali, unless you recognize. Patungkol dun po sa ating mga spaghetti wires na yan. Ano ho? Gusto ko sana mag-propose ng isang ordinansa na atin hong pagtibayin na i-blacklist na ho yung mga kumpanya na guilty ho dito sa paghindi pagtatanggal nitong mga nagamit ng mga kuryente para ho magkaroon tayo ng kaayusan dito sa Lipa. Kasi ang dami na ho nag-privilege speech pero parang di naman ho tayo pinapansin. Sana ho ay magkaroon tayo na isang ordinansa na blacklisted. I-revoke ang kanilang mayor's permit at hindi na muli silang payagan makapag-renew nito kung sila ay hindi susunod sa patakaran na linisin at ayusin ang kanilang mga yung mga ginamit na wires. Lalo-lalo na ho yung mga may-ari ng poste. O ito man ho ay Batelec, dapat rin ho ay magkaroon sila ng penalty at ma-report sa atin within a certain period kung kailan natapos yung kontrata ng kanilang mga kliyente
At pag hindi ho na tinanggal ng kanilang kliyente, dapat ho sila ang may responsibilidad na tanggalin ito. Salamat po. Honorable Joel po, you're recognized. Yan, Mr. Chair, dun po sa nabanggit po ni Attorney Gally Angeles, dun po tayo, meron na to tayong nagawang ordinansa kung saan po ipinipenalize po natin yung mga kumpanya ng telecom companies kung saan tayo po yung naglagay po ng 500 peso per post per day. Kung saan po, kung susumahin po natin yan sa loob po ng 30 araw, ay pwede po siya ma-penalize po ng 15,000 sa 30 days, kada isang poste. Kaya kung sana ho, kinukol po natin ang attention po ng ating engineering upang saan, kasi doon po sa ating ordinansa, nilagay po natin na ang engineering po ang maglo-locate kung saan ho yung lugar na dapat gawin nila. At yung lugar po ngayon ay kailangan matapos nila ng within a week or within a month. Meron po silang, ilang araw na ibinibigay kung saan dapat matapos yon. Pag hindi ho natapos yon within that day na binigay po ng ating engineering, doon po magsisimula, ipe-penalize na po natin yung telecom companies. Kaya po sana kinukol po natin ang attention ng ating engineering na makapag-locate na po ng mga lugar upang sa ganoon, maipasa na po natin doon sa mga telecom companies at magkaroon po sila ng joint. Kailangan po kasi joint kasi ang isang poste ho, ay hindi lamang iisang telecom company na nakalagay. Minsan may tatlo, may apat na telecom company na nakalagay. Kaya kailangan po ay joint operation po nila. Kung hindi po sila susunod, pwede na po natin silang i-blacklist doon, Mr. Chair. Mr. Chair. Siguro tama ho yun na meron ng mga penalty. Sa tingin ko lang mo ay baka hindi sapat, kaya hindi ho nangyayari yung naipapatupad. Sa tingin ko ho, baka ho pwede natin idagdag kung hindi pa kasama sa ordinansa, yung kanilang self-reporting ng may monthly report sila kung sino po yung mga umuupa sa kanila mga poste at monthly report kung sino rin din po ang na nag-expire na yung kontrata. At i-report din po nila kung within a certain period or within 5 days ay nalinis nila o hindi. So dito sa pamamagitan nito, hindi yung masyado ma-overburden yung ating engineering office to monitor kung alin yung mga kumpanya na hindi pa natatanggal. Mag-self regulation ho sila, self-monitoring, at bigyan na lang ho ng report ang ating engineering office kung alin ho ang mga dapat nang tanggalin para na mo ang engineering office natin titingnan na lang kung natanggal nila o hindi. At saka dapat increase natin ang penalty at least double or triple. Salamat po. Okay po. So, yung pong ating po mga pinag-uusapan po, baka ilagay po natin sa, ikandak po natin ang hearing na po, committee hearing. So, the matter brought up. Sige po. Honorable Nilo, can you recognize? Mr. Chair, may add lang po ko. Kasi, totoo nga po, matagal na po tong issue na to. And I did further research about it. And then, ang nakita ko po kasi yung problema ay, meron po tayong ordinance kung saan nag-i-impose nga po ng penalty na 500 pesos per day per post. Kaso, nung tinanong ko po yung engineering, kulang nga daw po sa, kumbaga, pangil, yung pinaka-ordinance. And when I did further research, meron po kasi palang sariling joint pool agreement yung Batelec with these certain telecoms. And by having their own joint pool agreement, parang it doesn't really coincide with the ordinance that we made. Kaya if ever nga po magkaka-committee hearing, sana po present lahat ng telecoms and yung Batelec. And sana din po, if confidential man yung joint pool agreement, mapakita din para at least we know what to do. Ayun lang po. Thank you. Thank you, Honorable Nicole Urquilla. So, mag-conduct na lang po tayo ng isang hearing para po sa issue pong ito. So, this matter is referred to Committee on Public Utilities and Public Works. Honorable Mikey Morada, you're recognized. Mr. Chair, sasama ko lang sana ang trade and industry dun sa joint hearing ng Social Services and PWD regarding dun sa kanilang issue na minention ni Conchel Spy kanina. Okay po. So the privilege speech a while ago is also be referred to Committee on Trade and Industry. Honorable Nilo Katipon, you recognize? Ang privilege speech ko po ay tungkol ho ito sa mga
employees ng Sangguniang Panlungsod. Meron tayo isang empleyado dito, sexy dati, sexy, mataas, si pangalan nito, tunay na pangalan ni Chona, si Carlito, si Amado Landicho. Ito ay merong position dito ng executive officer. So siya naman ho ngayon assistant city administrator na. At napag-alaman ko ho na siya naman nakapasa na siya sa kwa. So in the agenda today, so may purpose ay ito ho ay unti-unti ho na ho natin habang nasa panahon pa kami ni Consul Abior ay unti-unti ho natin mag-create, magdagdag ng mga positions sa Sangguniang Panlungsod at magpa-promote ng mga yun ho kasing si Titan din eh, saka yung asawa ni Titan almost sa 1990 dito ni minsan hindi na-promote yung isang manlaang sa kanya. So doon sa i-create kong position, I recommend to the city vice mayor na ang isa'y mapapunta doon kay Ibet Manlaang. At yung iba ay apat na position niya, nasa agenda. So, maibigay naman ho natin sa mga karapat-dapat na employees dito sa Sangguniang Panlungsod. So, bigyan ho natin ng chance sana rin ibang JOs din eh, may mga JO na mapapunta kung wala silang civil service. Kasi ang civil service ko, grade ko noon, 94. Noong 1994 din ang grade ko. Salamat sa kinupyahan ko. At ako'y nakapasa. Pero hindi ko naman nagamit yan. So, yung mga ibang employees natin, ng mga JOs, baka sakaling in the future, makapag-create ng maraming item dito sa Sangguniang Panlungsod. Katulad din na nasabi ni Consul Abior, siguro dapat ipustro na rin yung additional co-terms na po pwede nating maidagdag kahit dito sa middle of the year. Oh, at ako ng pareho salary grade ng chief of staff. So sa tamang oras, so yeah, urgent ko yung request ng ating vice mayor. Okay po, kung wala na po, Honorable Attorney Gale Angeles, privilege, you're recognized. Yes, patungkol din po dyan sa ating mga JO, ano? Baka naman ho pwedeng manawagan sa ating mga kasama sa City Hall na mabilisan natin yung ma-release yung sweldo ng mga JO natin. Kasi ang balita ko, parang March pa daw ho. Baka naman po pwedeng ngayong before the end of second week of February, ma-release na natin ang mga sweldo nila. Kasi medyo matagal-tagal na rin ho sila naghihintay. Eh. Masama na ho tumingin sa akin yung mga JO ko eh. Baka po pwede mapakausapan natin na madaliin na, total nasaan na kumakain din ang mga ito eh. Sino gang ano dito? Nasaan kayo status ang documents ng Mr. Chairman ng inyong, ng Juan? Wala pa daw ano eh. Patanggal ng sweldo eh. Personal officer, pag hindi pinasweldo kayo ng February 30. February 30, sa sweldo kayo. Ah, 29 galang. 29, leap year eh. At saka umaasa ako na ang ating kagalang-galang vice mayor ay mabigyan pa ang ating isang konsihala ng dalawang JO para naman na saka si Binis, mabigyan ng lagyan mo si Binis ng JO Attorney Gale. Approve. Okay, sige. Okay po, sige. Honorable Avero Cofort, may sasabihin. Mr. Chair, ang alam ko ho, kaya nadidelay. Dapat ho kasi yung submission ng requirements ng mga JO ay sabay-sabay. Kasi ang approval ho ng ating personnel ay isahan. Kaya ho minsan natatagalan dahil may mga JO na naunang mag-submit, inaantay pa yung iba. Tama. So, ganito rin ho ang nangyari sa atin last year. Pinukpok lang ho natin ang kaunti ang personnel. Ngayon, kung doon sa privilege ni Consul ni Attorney Gale, kung i-refer niyo sa committee ko at ni Consul Nilo, pukpukin ko ulit ang personnel para mag-release sila ng matapos at iwanan na yung hindi nag-submit. Magbigay na ho tayo ng deadline. Ang hindi magsasubmit, wag na nating tanggapin. Tanggalin na. Para hindi maabala yung iba. Tama. So, paki-refer sa approval, Mr. Okay Chair. Po, the matter brought up by Attorney Gale Angeles ay referred to Committee on Good Government and Appropriation.
Kung wala na po, let's proceed po to our next agenda. Reading of the minutes of the preceding session, approval of the same. Honorable Nilo Katipon, you're recognized. January 27. Today is February 3, so January 27. I move for the approval the minutes of the previous session and consider as approved, Mr. Chairman. There's a motion for the approval of the minutes. Any second? Seconded? Discussion? Objection? Hearing none? The motion of Honorable Nilo Katipon is hereby approved. Before the next agenda, I'm declaring a 2-minute recess. Session resume. Proposed ordinances and resolution for second reading. Honorable Spy Toledo, you recognize. I move that we dispense reading of the committee report number accredited 2020001 and the same be approved for second reading. Any second? Seconded? Discussion? Objection? Hearing none, the motion of Honorable Spy Toledo is hereby approved. Business for the day, Mr. Secretary. Business for the day, number one, annual budget of Barangay 8. Appropriation. 2, annual budget of Barangay Calamias. Refer to the Committee on Appropriation. 3, reclassification request of Alvin D. Katigpak. Refer to the Committee on Land Use. 4, classification request of Arnold Treseno. Land Use. 5, reclassification request of Hermoso Librea. Refer to the Committee on Land Use. 6, reclassification request of Leo Latore. Refer to the Committee on Land Use. 7, reclassification request of Rodrigo Co. Refer to the Committee on Land Use. 8, reclassification request of Rodrigo Co. Refer to the Committee on Land Use. 9, reclassification request of Avelino de Magulangan. Refer to the Committee on Land Use. 10, letter request for SUP Goodheart Marketing Incorporated. Refer to the Committee on Land Use. 11, letter request for adoption of National Health Insurance Program. Refer to the Committee on Health. 12, letter from the Secretary for the approval of an ordinance abolishing the position of Administrative Officer 5 under the Office of the SP and creation of 3 positions for of Administrative Officer 1, Clerk 2, and refer to the Committee on Good Government. 13, letter request from the Office of the City Mayor forwarding Barangay Resolution of PBIG for review. Refer to the Committee on Barangay Affairs. Resolutions and ordinances for the third and final reading. Honorable Spy Toledo, you recognize. I move for the passage of a resolution accrediting White Brigade as a non-government organization for the third and final reading. Any second? Seconded? Discussion? Objection? Hearing none, the motion of Honorable Spy Toledo is hereby approved. Other matters? Honorable Junjun Gosas, you're recognized. Honorable Junjun Gosas, you're recognized. Mr. Chair, motion for urgency with regards to the request of South Homes for their final subdivision plan and subdivision plan analysis for the reclassification request from agricultural to residential use from agricultural residential to institutional use of Reverend Edito B. Heronda at located at Barangay Adja with an area of 748 square meters.
Reclassification request from agricultural to residential use of Ms. Fe D. Umayam with an area of 1,720 square meters and also included po, Mr. Chair, doon sa business for the day, item number 3, number 4, and number 10. For urgency. There's a motion for urgency. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion of Honorable Junjun Gosas for urgency is hereby approved. Mr. Chair, I would like to request an ordinance granting the request for the final subdivision plan and subdivision plan analysis of South Homes located at Barangay 2, Lipa City, and the same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion of Honorable Junjun Gosos is hereby approved. Mr. Chair, I would like to request an ordinance reclassifying the property of Reverend Edito B. Heronda from agricultural residential to institutional use with an area of 748 square meters located at Barangay Adya, and the same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion of Honorable Junjun Gosos is hereby approved. Mr. Chair, I would like to request an ordinance reclassifying from agricultural use to residential use of the property of Ms. Fedi Umayam with an area of 1,720 square meters located at Barangay Banay-Banay, and the same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion of Honorable Junjun Gosos is hereby approved. Mr. Chair, I would like to request an ordinance reclassifying from agricultural to residential use the property of Mr. Alvin D. Katigbak with an area of 500 square meters located at Barangay San Celestino, and the same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading. Any second? Discussion? Objection? Hearing none. The motion of Honorable Junjun Gosos is hereby approved. Mr. Chair, I would like to request an ordinance reclassifying the property of Mr. Arnold Reseno from agricultural to residential use with an area of 240 square meters located at Barangay San Jose, and the same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion of Honorable Junjun Gosos is hereby approved. Mr. Chair, I would like to request a resolution granting our City Mayor, Mayor Eric Africa, to grant special use permit to Good Heart Marketing Inc. for their proposed cold storage warehouse located at Barangay Marawoy, and the same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion of Honorable Junjun Gosos is hereby approved. Thank you, Mr. Chair. Other matters? Honorable Avior Okafor, to recognize. Mr. Chair, please consider item number 1 and 2 as urgent. There's a motion for urgency. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion of Honorable Avior Okafor for urgency is hereby approved. Mr. Chair, I move that we pass a resolution approving barangay budget of Barangay 8 amounting to 2,062,467 and Barangay Calamias amounting to 2,523,773. The same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion of Honorable Avior Okafor is hereby approved. Mr. Chair, referred to my committee are the following barangay budget: Munting Pulo, Tibig, Tipakan, Lumbang, San Celestino, Santo Toribio, San Lucas, Rizal, San Isidro, Pinagkawitan. I move that the following annual budget of the following barangays be considered as urgent. There's a motion for urgency. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion of Honorable Avior Okafor for urgency is hereby approved. Mr. Chair, I move that we pass a resolution approving the annual budget of the following barangays: Munting Pulo, 5,194; Tibig, 4,816,072; Tipakan, 4,107,353; Lumbang, 4,677,751; San Celestino, 3,413,250;
Santo Toribio, 3,908,886. San Lucas, 7,012,427. Rizal, 3,973,454. San Isidro, 6,041,602. And Barangay Pinagkawitan, 7,361,339. The same be excused from the third reading principle and approved for third and final reading and be exempt from the signature of the members of the Sangguniang Panlungsod. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion of Honorable Aviolo Cofort is hereby approved. Mr. Chair, referred to my committee is the request of our City Mayor approving for the issuance of an authority to enter into a contract with Metro Lipa Water District for the free installation of water service connection to 1,000 indigent Lipeño families from various barangays. The same be considered as urgent, Mr. Chair. There's a motion for urgency. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion of Honorable Aviolo Cofort for urgency is hereby approved. Mr. Chair, I move that we pass a resolution authorizing the City Mayor to enter into an agreement with Metro Lipa Water District for the sponsorship on the cost of installation of water service connection for 1,000 indigent Lipeño families from various barangays. The same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading and be exempt from the signature of the members of the SP. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion of Honorable Aviolo Cofort is hereby approved. Honorable Camille Lopez, you're recognized. Your Chair, I move for the urgency of item number 11 from the business for the day. There's a motion for urgency. Item 11 of the business for the day. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion of Honorable Camille Lopez for urgency is hereby approved. Your Chair, I move to pass a resolution adopting the National Health Insurance Program, which is a requirement for the renewal of Lipa City's license or permit with the Philippine Health Insurance Corporation with regard to city sponsorship of PhilHealth Family Health Card for the indigent members of the community and barangay functionaries, and the same be excused from the three reading principle and the same be approved for the third and final reading. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion of Honorable Camila Lopez is hereby approved. Your Chair, I move for the urgency of the resolution extending the processing of the mayor's permit until February 14. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion of Honorable Camille Lopez is hereby approved. Your Chair, I move to pass a resolution extending the processing of the mayor's permit until February 14. And this urgency, yon? Urgency. Yeah. And the same be approved from the three reading principle and the same be approved for the third and final reading. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Yeah. Hearing none, the motion of Honorable Camille Lopez is hereby approved. Your Chair, I move to pass a resolution extending the processing of the tricycle franchise until Feb 14. For urgency. There's a motion for urgency. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion of Honorable Camille Lopez for urgency is hereby approved. Your Chair, I move to pass a resolution extending the processing of the tricycle franchise until February 14 and the same be excused from the three reading principle and approved for the third and final reading. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion of Honorable Camille Lopez is hereby approved. Thank you, Your Chair. Thank you, Honorable Camille Lopez. Honorable Nilo Katipon, you're recognized. Bago ko hong i-argent tari, gusto ko hong batihan si Kapitan Lito. Sino ang hinihintay mo, Kapitan Lito? Si Vice Mayor o si Binis? Both. Yeah. Hinihintay ang Vice Mayor. Kahit si Binis kasi may pondo, hihingi si Kapital Lito, magsusulisit sa iyo si Kapital Lito. Please consider urgent the item number 12 of the agenda for today. Any second for urgency? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion
of Honorable Nilo Katipon for urgency is hereby approved. I move that we pass an ordinance abolishing the position Admin Officer 5 under the Office of the Sangguniang Panlungsod and creating the position of Admin 1, Salary Grade 11, 3 personnel, tatlong Administrative Officer 1, tatlo, at isang Clerk, Salary Grade 4 under the same office. For urgency, Mr. Chairman. There's a motion for urgency. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion of Honorable Avioro Nilo Katipon for urgency is hereby approved. I move that we pass an ordinance abolishing the position Admin Officer 5, the former Mr. Amado Cortez under the Office of the Sangguniang Panlungsod and creating the 3 position as Administrative Officer 1 and 1 Clerk 2, Salary Grade 1 under the same office for third and final reading. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion of Honorable Nilo Katipon is hereby approved. I move to adjourn. I'm declaring a 1-minute recess. Session resume. The part of the creation is answered by the our city, the chairman of committee on appropriation. Please answer the funding of the creation. There is an abolition. Abolition is lack of funds. So, dadagdagan mo, Mr. Chairman. Okay, what is the source of funds? Salary savings of the city government? Salary savings. Okay. From the salary savings of the city government of Lipa. May, kaya lang po, Mr. Chair, may computation ba? May computation. May kano? Computation po. Magkano konsehal? Nasa na computation? May I know the computation for the exact computation. That amount? Is only 3. But because of somebody asking for one, so I cannot refuse the request of the somebody. That is somebody is you. So while waiting for the... I'm declaring a 1-minute recess. Session resume. Mr. Chair, the creation of the 4 items under the Sangguniang Panglungsod has a total budget allocation of 1,466,403.88. The position to be abolished has a budgetary requirement of 758,030.36. So we need an additional budgetary requirement of 708,737.52. Therefore, Mr. Chair, the amount to be added, the additional budgetary requirement is, I move that we pass a resolution creating an ordinance creating the positions mentioned by Consejal Nilo and the additional budgetary requirement of 708,373.52 shall be taken from the salary savings of the city be approved for third and final reading, Mr. Chairman. Naipasa na natin? Ha? Naipasa na natin? Pumasok na ba? Naipasa natin? Okay na. Yung source na ang kailangan natin. Be taken from the salary savings, Mr. Chair. Any, Nilo, second! Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion of Honorable Avioro Cofort is hereby approved. So maliwanag ho na may budget ho ito na inalasan ho ni Amado na 1,466,403. So nagkakaroon ho ng balancing 708,373. The source of fund is the salary savings of the city government. Yun ho, si Crucial Abir ng bahala sa Mayor Dian.
Sige po, Honorable Junjun Gosas, you're recognized. Mr. Chair, nakita ko lamang po itong ating mga taga-PTC si Lipa. Ano po? May pending request nga po pala mga ito sa atin. Baka po pwedeng pa-refer na lang po sa proper committee. Ano po? Nagre-request po sila na makapag-open po ng account ang PTC Lipa para daw po doon po sa mga fundings na manggagaling po sa TESDA para po madala po natin dito sa atin sa Lungsod ng Lipa. Okay po. Refer to the Committee on Education. Thank you po, Mr. Chair. Honorable Nilo, you're recognized. Please consider this as urgent debate request by Mr. Martin Luni, Mrs. Leonina Martin. The request of application to operate e-bingo in Barangay Balintawak, Barangay Batas ng Lupa, Lipa City. Please consider this as urgent. Any second? Seconded. Discussion, objection, hearing none. The motion of Honorable Nilo Katipon for urgency is hereby approved. So I move that we pass a resolution authorizing that City Mayor to grant a special use permit for the application of to operate bingo, electronic bingo at Lipa Exchange Commercial, JP Laurel Highway, Barangay Mataas na Lupa, Lipa City for third and final reading. Any second? Seconded. Discussion, objection, hearing none. The motion of Honorable Lilo Katipon is hereby approved. Yung ano, resolution no objection? And at the same time, please consider as urgent the no objection stand of the Sangguniang Panlungsod for this matter. Any second? There's a motion for urgency. Any second? Resolution of no objection. Seconded. Discussion, objection, hearing none. The motion of Honorable Nilo Katipon for urgency is hereby approved. I move that we pass a resolution of no objection against the bingo in Barangay Batas ng Lupa for third and final reading. Any second? Seconded. Discussion, objection, hearing none. The motion of Honorable Nilo Katipon is hereby approved. Yung natakel po ngayong araw na ito, please consider na ma-accept na ho sa lahat ng signature. At the same time, yun hong in-sponsoran ni Konsehala Camille about the resolution extending the mayor's permit without penalty up to February 14. Please consider as urgent as ASAP na maipadala ho natin pamaya sa office ng license department at ng mayors. Maraming salamat po. I move to adjourn. There's a motion for adjournment. Any second? Seconded. May pamitig lang ho majority floor leader sa lahat na kusyal din sa loob ngayon. Discussion, objection, hearing none. Session is adjourned.